Hi guys, good morning. Okay, so back to vlog. So today is a Thursday and I've decided na gumawa again ng vlog regarding sa aking work, which is 5-1 Talk, and I am an online English teacher. Okay, so for those who are wondering and planning to apply in an online English teaching, let me give you some tips, or let me give you some things na struggle kasi sa next video ko naman is advantage. Okay, so today is a struggle of an online English teacher. Hindi lang siya English, meron ding mga online na other class like math class, science class, pero ako kasi I'm in English class. Okay, so yun, struggle of an online English teacher na na-experience ko. So this is a based on my experience. So yon, madami tayong may encounter na problema day by day ganyan, pero hindi naman problema lahat. Malaki ang advantage, but the advantages is I will discuss nagturo pa din. I will tell you guys in my next vlog. Pero ngayon, syempre simulan natin sa bad. I mean, not that bad. Struggle lang yung mga pagkakataong, ay, ang hirap pala, mga ganon. Kasi na-experience ko yun. So, first and foremost, kasi karamihan sa kanila, ang ano nila, ang winu-worry nila, I mean, ang struggle is real nila is yung low bookings. Kasi in 5-1 Talk, estudyante ang magbubook sa'yo. Hindi siya, I mean, pag open mo ng slot, meron ka ng estudyante agad na ibibigay si 5-1 Talk. Hindi. Kasi estudyante talaga yung mamimili sa inyo kung ibubook ka niya or not. Ganon. And then, so yun, low bookings sila. Hindi ko pa naman na-try kasi ang low bookings, ganyan. I mean, ang 0 to 3 bookings. Kaya, hindi yun yung pinaka-ano ko, struggle ko. Ang pinaka-struggle ko talaga is, ta-da! Number 1, a student na nag-o-off ng camera. Hindi mo alam kung yung student mo is nakikinig ba or doing anything or something na hindi kasali sa lesson nyo. Yon ang nakakainis kasi hindi mo nakikita yung kausap mo. Para ang kausap mo lang yung sarili mo. So, since kailangan mong matapos yung klase, kung ayaw mong matuto, wag mo. Ganun ako. I'm sorry kung if by chance mapanood to ng aking mga co-teachers sa 5-1 Talk, pero ganun kasi ako. I don't take it seriously. Kasi kung iti-take ko yun ng seriously, baka ma-heart attack ako. Kasi karamihan sa estudyante is ganon. Hindi sila nag-o-open and yon, hindi sila nag-o-open ng camera. And then number 2 is a parroting. Kasi yung parroting na sinasabi nila in ESL is kung ano yung sinasabi mo, ginagaya lang siya ng estudyante. Minsan nga yung paggagaya pa niya, wala na siya, walang kabuhay-buhay. Yung parang, okay, so please, can you read the sentence? Can you read the sentence? Ganon siya. Okay, and I give you a magic star. Ganon, gagayahin niya lahat ng sasabihin mo kahit na ang pinapabasa mo lang naman is, Timmy is under the bush. Ganon lang. Okay, can you please read? Timmy is under the bush. Okay, can you please read? Lahat, di ba parang, my God, bakit kanya ginagaya? Yung gano'n, yung parang, naiintindihan ko yung mga zero level. Kasi, of course, they don't have any idea of what's going on. Ganyan. Kasi, it's up to you on how you handle the class. Nandun na ako. Pero kasi yung mga mostly na gumagawa sa akin ng parity as of now is, malalaki na. They can read alone. Hindi lang talaga sila interesado. Yan. Nakadalawa na ako. Pangatlo is yung estudyanteng hindi cooperative. Inactive. Inactive. Hindi siya cooperative. Ayaw niya magbasa. Ayaw niya gumawa ng mga activities na siya lang. Lahat sasabihin mo. Lahat gagawin mo. Parang tanong mo, sagot mo. Ganun na lang din ang nangyayari sa akin.
yun ang isa sa struggle ng online English teacher. Kasi kahit siguro magtatatumbling ka dyan, kung talaga hindi willing yung estudyante, hindi mo naman siya kasi kasama. So, hindi mo siya mapipersa na, makinig ka! Ganon. Hindi mo naman siya pwedeng sigaw-sigawan doon kasi andun yung, ano, yung parents niya. And then, bawal yun. Ang sigaw-sigawan mo yung estudyante mo. Ganon. And then, ano pa ba? Pa-tatlo na yun, di ba? And pang-apat is, baka lima lang masabi ko. Pang-apat is, ano, yun, yung bastos na estudyante. Bakit ko sinabing bastos? Kasi, marami akong beses na na-encounter yung mga estudyante, ano, pinandidilatan ka, tapos dinidilaan ka, yung, dinidilaan. I mean, yung nag-ano sila, nag tongue out, tapos sa'yo, tapos parang ano, parang hindi ka na nila nire-respeto. They don't give enough respect to their teacher, not to the to think na teacher kami and estudyante siya. Then ganun yung gagawin niya sa'yo, ganun yung ginagawa niya all throughout the 25 minutes of your lesson. Hindi na nga siya nakikinig, binabastos ka pa niya. Yes, there's a lot of instances. Hindi ko pa naman na-try na ma-bad finger. Alam niyo ba yung bad finger? Ganon. And then, hindi ko pa naman na-try yung maduraan, ganyan. Pero marami akong nababasa na ganon yung mga estudyante nila. And then, ano pa ba? Yun, maraming pagkakataon. So, di ba parang sa atin kasi, we Filipinos, we do respect a lot sa ating mga teacher. Pero sa kanila, parang ano, binabayaran ka lang. Parang ganon. Binabayaran ka para turuan kami. So, wala kang karapatang magreklamo kung ano man yung gawin namin. Mga ganon. May iba. Hindi ko naman sinabing lahat. Kasi iba lang. Yung iba lang. Marami rin namang mababait na estudyante. Marami na rin naman akong favorite kasi talagang attentive sila. They are willing to learn. Ganyan. Pero madaming bastos. So, yun ang struggle na talagang pinaka-struggle ko sa pagtuturo ko kasi I've been in the platform for 3 months now. So, yun. Medyo madami-dami na rin akong na-encounter. And then, 5 is a bad feedback. Okay, so sa Pilipinas, ang nagbibigay ng feedback is ang teacher to student. Okay? Pero in English, in online, estudyante ang nagbibigay ng feedback sa teacher. Yun naman ang hindi ko maintindihan. Hindi ko kine-question, pero hindi ko lang talaga maintindihan na bakit ganon? Parang in the platform, parang mas may ano pa sila, mas mataas yung position. I mean, mas ano ba tawag doon? Hindi ko ma-explain yung parang mas may karapatan silang mag-feedback kahit na ano, 'di ba dapat estudyante ka, kung ano yung tinuturo ng teacher mo, i-absorb mo. Ganyan, and you don't have the right to give comment. I mean, pwede kang mag-comment ng yung mga ano naman, relevant, yung talagang hindi ginagawa ng teacher, yung kung yung baga, yung mga talagang big issue na ganon. Pero dito kasi sa platform eh sila yung parang sila pa yung nagbibigay ng grade sa amin. Ganon. Ewan ko, hindi ko maintindihan yung ganon. So, struggle is real ko talaga ang bad feedback. So, yun talaga yung parang ginagawa ko lahat para hindi ako magkaroon ng bad feedback. Kasi natitikyo ako doon. Hindi ko alam. Technical quality. Hindi ko alam bakit parang favorite ako ng technical quality kasi every month, 3 months pa lang ako, every month is nakakatanggap ako ng technical quality na kulang daw ako sa materials, sa
teaching aids, which is true naman, pero ano, I give phrases to I give praises naman to student, pero ang ginagamit ko lang kasi yung sticker ng aming platform, pero kulang daw talaga siya, so yun, gumawa na ako. Kailan lang ba ako gumawa? Last week yon, kasi ano, nagkakaroon din ako ng bad feedback, pero ano, hindi dahil sa ano, pag kulang ako sa teaching aid, hindi, thick pronunciation, ganyan, ay thick local accent, ganyan, hindi ko alam kung gaano ba katalino yung mga estudyante yun at kaya nilang sabihin yon sa isang teacher, eh yung teacher ngayon nagtuturo sa kanila ng right usage of grammar, right pronunciation, kung mas matalino pa sila sa estudyante ay sa teacher nila, bakit nag-enroll pa sila, yun ang hindi ko maintindihan, at yun ang ikinainis ko minsan na sa bad B feedback ko, yung inaccurate pronunciation, tapos ayan, thick local accent, sila kaya ay good, kaya ano, ako dati kasi hindi ako nag-a-appeal kasi we have the right to appeal naman, na mali yung ano, evaluation ng estudyante, di ba, yung estudyante pa talaga nag-evaluate sa amin. So, yun lang. Well, kung if by chance mapanood na ng any admin or something like in 5-1 Talk, I'm not complaining, just a little bit. I'm just asking. I'm just curious, okay? I am not in the right position to raise any hindi magandang tanong, ganon. So I'm just expressing my thought about that bad feedback kasi ayoko nang naba bad feedback. So as of today, wala pa naman ako. Pero meron ako ngayong January. Pero irregular student ko siya, hindi ko maintindihan. Kasi bad feedback niya ako, pero nagbook siya ng madami. Although talagang regular student ko siya, hindi lang niya siguro nagustuhan yung last na lesson ko sa kanya. So, yun. And then, what else? Ayun. Doon naman sa low bookings. O sige, 6 na nga. Pang last is yung low bookings. Yun. Minsan, nag-open ako ng 16 classes lang kasi ang kaya ko talaga. Hindi ko kayang mag-20 kasi napapagod ako masyado. And then, I'm worrying about my lungs and my heart kasi, syempre, magsasalita ka ng maraming oras and then, parang naubusan ako ng oxygen. So, yun, hindi ako masyadong nagbubukas ng slot. Pero, there were times na hindi talaga nabubuk yung ino-open kong slot. And then, ang pinakamababa ko ng lesson sa isang araw is 5. Kahapon, 5. Pero naintindihan ko yung kahapon kasi my husband's birthday yesterday. So, talagang nag-close ako ng marami noon. Kaso naisip ko, hindi ko naman maghapon na busy ako. Inopen ko yun. Pero parang a day before the birthday. So, hindi na siya na-book. Kasi magandang mag-book ka yung advance. Ay, mag-book, mag-open ka ng slot advance para ma-book yun all throughout the day. Ganon. So, yun. Low bookings is a last of my problema. Problem. Pero, yun lang yung mga na-encounter ko namang problema. Aside from minor issues na like yung AC nyo or yung system nyo is nagka-crash or something like hindi nakikioperate, yung mag-enter ka na, hindi ka pa rin naka-enter, hindi ka nakikita ng estudyante, hindi ka marinig ng estudyante, so hindi mo alam, marurattle ka ng marurattle and everything. And then, ano pa ba? Yung internet service provider mo naman is problema na yun ng problema mo na yun, problema mo as an online teacher kasi connection mo yun eh. And then yung issue naman ng computer mo, problema mo pa din yun. So as of now,
3 months nga ako, 'di ba? Nagkaroon ako ng isang problema about my computer, which is 1 hour before my teaching, nasira yung power supply niya. So, buti na lang yung asawa ko is day off niya that time. So, nandito siya sa bahay, ginawa niya yung computer ko within 1 hour. And then ayun, by the God's grace, naka-enter ako, hindi ako na late, walang issue, ganyan. Buti na lang 1 hour pa bago yung klase ko. And then ano pa, yun lang yung nagkaroon ng issue yung computer ko. And then second naman is yung internet service provider. Before kasi naputulan kami ng internet connection na hindi ko alam na mapuputulan na pala noon. So nawalan kami ng internet. Ang klase ko noon is alas 8 ng umaga. So, naratel ako. Ang ginawa ko, buti na lang, hindi ko alam na kung bakit, pero ngayon alam ko na kung bakit laging nasa akin pa din yung smart pocket wifi ng ate ko. Kasi dalawa yung smart pocket wifi niya dati. Kinuha ko yung isa, dinala ko pa ngayon sa Hong Kong dati, inuwi ko pa dito. And lagi siyang nandyan lang sa mga gamit-gamitan ko. Kinuha ko siya, nag-load ako, pack! Ayun! Na-save ako ng aking broadband. Wireless broadband. So, yan. Yun lang naman yung instances ng internet service provider ko and then yung computer ko. So, yun pa lang yung struggle ko. And sana yun lang. And yung mga nauna, yun talaga yung struggle na nangyayari sa platform. So, yun guys. Sa mga nagpa-plan na mag-apply, do not be afraid. 6 lang yung nasabi ko, di ba? Mas maraming advantage. Abangan nyo in my next vlog yung advantage naman of being an online English teacher. Okay, it will not took you a lot of time to wait for that vlog. Maybe tomorrow or the day after tomorrow, magvo-vlog na ako regarding naman sa advantage of, or it's not advantage, advantages kasi marami siya of an online English teacher. So yun lang guys, so thank you for watching my vlog and my video today. My name is a teacher Vanessa Sky of 5 Wine Talk. Okay, but my name in YouTube is Vanessa Tele Vlog. So if you're new to my channel, please don't forget to click and subscribe. Okay, for you to get notified whenever I post a video. Yun lang, bye bye guys.